Hello. Kumusta kayo? Sa lahat ng mga viewers, sa mga kaibigan ko, sa lahat ng vloggers, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayo at palagi kayong mag-iingat. Safety first, lalong-lalo na nga nandito pa tayo sa panahon nga mayroon pang pandemic at palagi lang tayong mag-iingat at palagi lang nating sundin ang mga patakaran. At ngayon po, may update naman po ako kung paano itatanim o alagaan ang kakao. Wow! Dito tayo pag-usapan natin ang tungkol po sa kakao. Kailangan ba yun na aalagaan ang kakao kahit malaki na? Oo. Kasi sobrang sensitive yan. Kapag hindi maalagaan ng maayos, masayang lang ang bunga. Magkaroon man siya ng maraming bunga, pero madali lang itong dadapuan na ng sakit. At ngayon ang pag-uusapan natin. At bago natin simulaan, mag-shoutout muna ako. Shoutout sa tanan, ilabi na kayod, sa Carlos P. Garcia Bohol, sa lahat na ko nga mga higala na ko dito. Kumusta kayo? Mag-ingat kayo. Labi na gayod sa naasa mga panagat. Pabuta lang ninyo ang akong pagbalik kunya kung makabiyahin ako dito sa mga satanan, sa mga builes pamili. At sa summer naman, sa tanan nga Suryo pamili, kumusta kayo? Shout out. Binagyod sa akong iksuon nga naasa Katarman sa Silvino Lobos. Ito po ang tanim ko nga kakao dito. Ang kakao, dipindi naman sa variety. May dalawang alam ako nga variety ng kakao nga dito ang tanim ko. Mayroong madaling mabunga at matagal. Dalawang klase ito ang kakao ko dito, mga kaibigan, mga higala. At ito ang 3 years magbubunga na to. Ito nag 3 years na yan. At ito hindi na to magtatagal magkabunga na to kasi mayroon ng mga nagkaroon na siya ng bulak. At bago natin pag-usapan, arita muna kung paano siya magtatanim ng kakao. Kapag magkaroon na siya ng maraming bunga, ay kapag mahinog na siya, kailangan kang magpitas at biakin. At kapag magpasidling ka, magparami, dapat nimong ibilad sa araw na natutuyo na siya. Mga kaibigan, ito ang sidling ko na kakao. At kailangan ito nga ilagay sa magano ka ng biak na galon o magawa ka ng di ba kaya yung seedling tree, kasi parang siguradong sigurado talaga. Hindi ito katulad sa kape nga pwede na lang hahayaang malalaglag, mga kaibigan. At kapag kapag maanuhan na at magkaroon na siya ng mayroong dahon, saka na i-transplant, mga kaibigan. At kailangan ito siya sa mga malalamig na lugar na may mga kahoy na nasa paligid. Katulad dito, may mangga yan. Dito ko itatanim sa bakuran lang to, mga kaibigan, at may kakao naman ako doon sa itaas. At ngayon po, kapag ang bulaklak niya ay unti-unting palaki, ay kailangan to mga mag-spray para pang bunga. Kapag medyo may mga malalaki na, kailangang balutin o puston kay para hindi makadapo yung mga insekto, mga kaibigan. Kailangan siyang balutin, depende sa inyo. Dito sa akin, gumagamit lang ako ng
plastic nga dipindi kung ano ang ibalot ninyo sa kakaw nga hindi siya manuhan sa mga insekto. Kay siguradong sigurado talaga kapag babalutin siya. Kay kapag hahayaan lang na hindi babalutin ay magka problema. Yun, kasi yung una na subukan ko yun, dati hindi ko binabalot, gamayla ang naharvest sa ano, sa kakao ko. At daming reject na hindi maano sa pangtabliya mga kaibigan. At ito ang result, ito ang 3 years ko na kakao. Ito yung 3 years. Nag-uumpisa na yan. Ah, ito ang 3 years. At yung sa taas, yung 5 years ko. Madali lang ang kakao. Ito na ang 3 years niya. At ang isa ko pang sikreto ay kailangan siyang makatikim ng usok. Yung mag-ano ng mga panggatong para mausukan naman. Para unti-unting paano ang kakao madali lang mamulaklak at saka magbubunga. Yan lang ang kakao mga kaibigan. At kapag maabutan to ng 8 years o to 10 ay magkaroon na siya ng maraming sanga. Puntahan natin yung mga almost 8 years na nga ako nga kakao. At doon na to. Yun. Ito ang 8 years na. At ito, palagi lang itong magbubunga. Ngayong buwan nga ano, ngayong anong buwan ngayon, yung Pebrero, ay bihira lang ang bunga niya. Kunti lang. Magkaroon siya ng maraming bunga noong mga November, magkaroon siya ng maraming bunga. Ito ay palagi lang siyang nagbubunga kasi yung ano, palagi kong pinausukan at hindi ko nabalot kasi naisprehan ko doon, hindi na siya nagkaroon ng sakit na tinatawag na batol o bunlod dito sa amin. Pwede siya padamihan ang sanga. At ang purpose, nito, yung ginagawa ko sa kakao, kay para pwede man ito mag-intercrop. Maiging intercrop po ako na dito sa aking kakao ang sayote. Ito, pwede yan. Yun ang intercrop ko na sayote sa tanim ko na kakao. At hanggang doon, may kakao pa dyan sa baba. At ito, hanggang sa baba at doon sa itaas, may kakao pa, mga kaibigan. Yan lang ho. Basta ang importante sa kakao, yung una-una, dapat palaging lilinisin na walang damo tulad nito at palaging magpausok. Yun lang. At pwede naman gagamitan ninyo ng mga fertilizer at pwede naman yung organic. At pwede naman mag-i-spray. Ha, depende lang sa inyo kung ano ang gagamitin nyo na pang-spray, mga kaibigan. At parang siguradong-sigurado, kailangang balutin kapag magkaroon na siya ng bunga ng maliit, ay parang sigurado ang kakao mo na maka pangtablian na o pangbintahan. At iano ko sa inyo, kapag magawa kayo ng kakao, magiinom ng kakao, ay iwasan lang ang ano, yung kapag makainom ka ng kakao, huwag munang maligo kapag mainom. Buti maligo bago uminom ng kakao kasi mayroong ano yan, may side effect, mga kaibigan.
Yan lang ang update ko sa pag-alaga ng kakao o sa pagpatanim dito sa probinsya, mga kaibigan. Okay, marami hong salamat sa pagpanood ng video ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, pwede kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe para ma-updated kayo sa bago pa na mga video. Marami hong salamat, mga kaibigan. Abangan nyo lang ang mga pananim ko dito sa mga probinsya, and I hope na may kunti kayong natutunan sa paghalimbawa ko sa pagtanim ng kakao o paano aalagaan. Bye-bye!